Narito muli ang ating mga panauhin na si Secretary Berna at Chef Angelo. Si kagalang-galang Secretary Bernadette Romulo Puyat ang kasalukuyang pinuno ng Department of Tourism at si Chef Comsti ay isang pamosong chef at food writer na nagsusulat para sa Philippine Daily Inquirer at Philippine Tattler. Magandang araw sa inyo ulit, Secretary at Chef. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you again for inviting us. So magandang araw po. So sa mga naunang episode po, natalakay yung mga issue tungkol sa food system at kasama dito yung food consumption. So napag-usapan po na mas marami ngayon na, of course, dahil naka-lockdown po tayo, may quarantine, mas marami po nagpapadeliver. So sa inyo po kaya, ano po ang palagay nyo ang kasalukuyang mga food trends sa ating bansa at ano-ano po kaya naging epekto ng pandemya sa paraan ng ating pagkain at food tourism sa bansa? Comsti, you start. Okay. Well, sa simula ng pandemic, ang unang naging problem natin is yung logistics, di ba? Yung mga fresh produce galing sa probinsya, nagka-problema paano sila ipapasok dito sa Manila. Kung saan maraming orders ng kanila mga fresh produce. Yun yung una rin yung problema when it comes to food. Pero buti na lang, the government and private sector all help each other para mabenta yung mga produce na yun at hindi masira. Ngayon, in terms of food trends naman sa loob ng bahay, marami naging domesticated because of the pandemic. Marami naging sustainable and independent. So parang marami gumagawa ng sarili nilang bread, sourdough bread, gumagawa ng sarili nilang pasta, or mga nagtatanim sa loob ng bahay para sa kainin nila, yung mga gulay, mga pusa. So parang yun yung naging effect ng pandemic sa mga tao. Parang cooking and baking naging source of income and at the same time therapy. Tapos ang maganda doon, nagtutulungan yung mga community. So bibiliin ko yung pagkain ng isa, bibiliin naman yung isa yung pagkain ko. Nagtutulungan to support each other during the pandemic. Another trend is naging health conscious yung tao because nga of the pandemic. Also, naging limited ang physical movement natin kasi nasa bahay lang tayo most of the time. So binabawasan natin yung mga rich and carb-heavy na food. Tapos pumapasok na yung mga plant-based options. Nakikita na natin sa supermarket, even sa fast food, meron ng mga vegan burger. Yan, yan yung mga food trends na nangyari during the pandemic. What I noticed nga during the quarantine, the pandemic, naging uso, I don't know why, Comsti, but naging uso yung ube cheese pandesal. I don't know. Parang everybody, I'm not quite sure bakit yung ube cheese, but parang everybody was making ube cheese pandesal, sushi bake. Banana bread, dami na banana bread. Yung sourdough. Sourdough, I think it's because people had the time to make sourdough na. Ganun. But I'm not sure why ube cheese pandesal, parang yun ang naging dalgona coffee. Parang yun ang mga naging popular. But sa local, it would be the ube cheese pandesal probably yung pinaka naging... I think the ube cheese pandesal is part of the second wave. Kasi before that, ube was big, diba? Even abroad, may mga ube donut. Ube cheese is parang naging variant na lang. Parang naging second wave ng ube trend. Oo, parang all kinds of ube, yes. Yeah. Buti nilang ubus ang ube, no? And then, naging yung quarantine cooking. I know a lot of people na hindi naman nagluluto dati. Mm-hmm. Ngayon nagluluto, so yun, naging... and then, yun na nga, na-unleash yung mga heirloom recipes ng kanilang mga nanay. Sadly, they lost their jobs. Yeah, so they had to pivot and go to something what they... Parang never had the time to do, but now they're doing it, yung heirloom recipes ng kanilang mga nanay. And honestly, ang sasarap. Ang dami kong mga quarantine favorites. And even yung ensaymada, wow, parang different kinds of ensaymada now. I thought na yun na yun. But ang dami ngayon lumalabas. At marami rin yung ready-to-eat meals pa rin. And tama sabi ni Comsti, yung for immunity, marami na ngayon more health conscious. So, yun ang mga, I think yung mga food trends and marami yung maganda rin what you mentioned before na ngayon yung mga pagkain na nakikita lang nila natin in the provinces, they're now readily available here in Metro Manila, which is a good thing. Meron na mga frozen pinangat,
And then even the Karinderia of Aling Meli in Balabon, yung may pinakamasarap na mechado for me. Pwede mo na lang orderin and deliver nila sa bahay. Yeah, Karinderia sa Balabon, imagine nagde-deliver na to Manila. Very interesting. Na nabanggit niyo secretary at the chef yung mga ganyan ano mga lutong bahay. Isa sa mark ng identity ng Pilipino yung mga street food eh. Sa food tourism, lutang na lutang ho ito eh, yung mga karinderya, no? Yung sabi nyo kanino, hole in the wall eh. So, mga nasa nandiyan kategorya yung karinderya, no? Ano sa tingin ninyong pwedeng gawin ng ahensya ninyo, secretary, para ma-sustain itong popularity, increasing interest. Popularity. There are so many things that can be done, hindi lang for street food. Because parang Filipino cuisine, it's not only it's everything eh. Street food, pwede like yung mga barbecue, yung mga Adidas, yung mga Adidas yan. Food. Pero marami na naman like yung heirloom recipes that you can find in all these homes. You know, I just recently discovered that meron kaming pinondohan through the TPB, yung Secret Kitchens of Samar. Koms, hindi ko pa nakakwento sa iyo yun. I attended that twice. Ang sarap. Ang sarap. And I didn't know na marami palang, I am embarrassed to admit na marami palang dishes sa Samar. Hindi siya top of mind for me. Na mahahanap mo lang daw in Samar na it's for the first time all these home cooks are sharing their all their ano so kami sa Department of Tourism we will promote anything like yung Secret Kitchens of Samar. We also recently promoted yung sa slow food yung sa Negros Occidental, all the a book about all the yung heirloom dishes rin from Negros Occidental kasama na rin lahat eh, heirloom dishes. Kami naman sa DOT, it's not, I actually like it when it's new. Depending on the proposal, kung ano yung tingin yung masarap, like the, yun nga, Secret Kitchens of Samar, or the, ano nga pangalan ng cookbook na yun, yung the slow food sa Kayla Gamboa. Comsi, we were there culinaria? For the opening. Not culinary. In Bacolod? Oo, in Bacolod. Negrense Cooking. Negrense Cooking. Negrense Cooking. Ay, ito pala. Yan. Negrense Heritage Cooking. Ah, nice, no? Ayan, tapos palaging sold out. Kasi, masarap. Tapos meron din si Comsti. Oh, ako rin magpa-promote. Ayan, si Filipino. Go ahead. No, my cookbook, when I did the cookbook, it's my latest, it's called also Filipino. It's more on to introduce and preserve regional food. So what I do is, I went to 22 provinces, and imbis na kumain ako sa restaurant, kumakain ako sa karinderya, or papasok ako sa bahay ng mga tao para magtanong, can you teach me? Kasi kayo po may tingin masarap gumawa ng isang dish na to sa probinsya nyo na may kita. Pwede nyo po akong turuan. So it's more of street food, karinderya food yung makikita dito more than mga restaurants. And yun nga, when I mentioned na the more I eat, the less I know, it's because of this. Habang kumakain ako sa iba't ibang probinsya, lalo ko nalalaman sa sarili ko na wala pala talaga ako alam about Filipino cuisine. Kasi ito pala ang Filipino cuisine, hindi yung adobo, sinigang na dito ko walang... Kasi before traveling to provinces, ang alam ko lang about Filipino cuisine, but kung ano yung mga nakasakain ko dito sa Manila. But when I went to the provinces, parang ayun pala yung totoong Filipino cuisine. It's more than adobo and sinigang. Sir, oo. Baka gusto mo mag-donate sa CHE library niyan with your autograph. I actually, we in the DOT, yung mga na-sponsor namin, we can donate. Para, ay, sige po pala, salamat. Alam nyo, na-realize ko, baka gawin ko din yung sa Pangasinan. Ang favorite ko sa Pangasinan? Yung tupig. Tupig, yes. Tupig, yes. Ang sarap. Oh, mga bagoong. Pero when we talk about street food pala, no, yung banana queue, kamote queue. Banana queue, yes, of fish course. Fish balls. Yung sa Bicol, sa side meron silang binibenta na puro coconut na may
I forgot what it is, but in Singapore it's called Kuih Tutu, but here I forgot. Pero ang sarap-sarap niya, or yung street food, yung peanuts lang, or nilagang mani. Inadobong mani. Taho. Taho. I've been ordering taho. Oh, recently. Taho, yes. So, alam mo ba, recently, na-stress kasi ako, di ba, we were supposed to be up na sa tourism. Number one sa tourism season would be during Holy Week. Tapos imagine, we had a meeting at 8 in the evening up to 1 in the morning. Tapos nagsasabi sila na, sabi ng mga doktor sa akin na, ma'am, hindi pwede sa NCR Plus, no more tourism muna. Non-essential travel. So nakikiusap ako until the end. Sige na, kung may test before travel, eh, hindi daw pwede. Alam mo, ang pinaglihian ko, yung scramble. That's really a street food. Yeah, scramble. Sure. Ang sarap. Pero that's street food. Natikman mo na komsting scramble. Kilala pa yan. Hindi pa pinapanganak noon. Hindi. Scramble. Ang sarap yung may mga. Yeah. Na-try ko na po yan. Yung scramble. Oh, yung may ice na may banana flavoring na may cacao na. Oh my God. That's really street food. Ang sarap. Sige po, Sec Verna, before you go, dahil alam ko po, busy-busy po kayo. Now, nag-crave ako ulit ng scramble. Nagugutom na ako. Yan po, mahirap sa talakayan po ng pagkain. Talaga magugutom po tayo. Pero before you leave, ano, Sec Verna, may final words ka ba sa ating viewers? Final words ko is that, first, again, promote, since we're talking about food, talagang be like, try to, whenever you go to a tourist destination, try to discover what their cuisine is. Because that's the only way you can discover and learn about the culture and heritage of each province. And that's how you appreciate each province that you go to. Siyempre, maganda yung sun and beach, maganda ang diving, maganda yung surfing, pero iba pa rin kung natitikman mo ang talagang dishes na mahahanap mo lang sa particular destination na yon. And you really get to appreciate that destination more. Thank you very much, Sec Verna. Maybe we can continue the discussion with Chef Comstie. Yeah, Chef Comstie. We talked about, you promoted yung book ninyo talking about the regional cuisine na ang best na experience the cuisine of the Filipino people is to go to the homes, to go to the karinderia, hindi yung mga upscale restaurant. And nasabi rin po ni Sec Verna na yung street food, no, yung nagutom nga po tayo. But ano po masasabi nyo in terms of like regional identity of the cuisines? Meron po bang may specific napansin po kayo when you were studying these different cuisines? Yeah, well, before I go into that, I'm not saying not to eat in restaurants, ha? I mean, we should support pa rin mga local restaurants, but yes. We want to get to know, as in the regional cuisine, they're found mostly in mga karinderias and the homes of people, not usually sa restaurants. But yeah, let's support the whole industry. Now, with regard to your question, parang Luzon besides Mindanao has its own, each one of those has its own character when it comes to food. Luzon, for example, is very landlocked. Isa sa malaking bloke ng land. So, compared to Visayas and Mindanao, you won't usually get fresh seafood, lalo na mga nasa gitna. But you'll get a lot of mga meaty dishes, mga heavy, mga slow-cooked. Kasi yung mga iba't ibang parts ng matagal pinapakuluan. So, uso din ang slow-cooked food. Also, sa Luzon, marami ka makikita mga laman loob na niluluto. Nandiyan na kayo nabanggit kanina ni Secretary, yung Sir Kelly, which is dinuguan, pero instead of pig, beef yung ginagamit na laman loob. Marami rin tayong mga gulay na dessert sa Luzon. Poki-poki at saka inabraw pareho from Ilocos. Another example of an innard, a dish that cooks yung mga laman loob is the puluto from Pampanga. Luto. Tapos, especially in the northern part like Batanes, maraming typhoons.
And since isolated sila, marami rin dyan yung mga nag-ferment or yung mga nag-cure. Puso sa kanila yung, for example, meron sila yung lunis na tinatawag nila, which is pork, na binabaw nila sa salt. Kasi whenever, kuwari, pag bumagyo, wala silang ma-harvest from the outside or mahuling isda, lalabas nila yon, tapos lulutuin lang nila na parang adobo. That's their lunis. So, for example, sa Ilocos, meron rin tayo like inertem, which is fruits, iba't ibang klaseng prutas na binababad nila sa suka. Parang the whole day, kinakain lang nila ng this, not and that. So that's another form of preserving the fruit. Excuse me. Also, meron tayo iba't ibang klaseng buro. Buro from Pampanga. So that's another way of preserving. So besides naman, it's more of sugar, kasi it's the sugar capital of the Philippines. So even their savory dishes like adobo or bachoy, or even sometimes magoong, they put sugar in it kasi nasanay sila na gano'n ang panlasa nila. Yes. And then meron rin sila mga, wari, because of sugar cane, meron sila mga vinegar made of sugar cane. Mm-hmm. Or meron sila mga ulam na ginagamit ang suka ito, like pinamalhan, which is a kind of paksiw. And then since it's the sugar capital, marami rin silang kakanin, like binagol or sagmani, kurudkud. Si Secretary mentioned earlier the secret kitchen of Samar. That's where, kasi I have a kakanin business also. And I try to, apart from the Biko and Mahablanca and Sapintapin, I try to promote also the regional. So we have, for example, the Parales Dos, which is the kind of ginataan from Bulacan. Ito naman sa Visayas, dito ko nakita yung pinakamaraming klase ng kakanin. Sa Samar alone, kung nakilalang iba't ibang klaseng sungal. So yan yung kakaiba naman sa Visayas. Now, when it comes to Mindanao, Mindanao kasi is close to our neighboring countries sa south, like Brunei or Indonesia. Mm-hmm. So meron silang influence. Yung countries meron sa food nila, for example, meron silang sati, which is like the satay. Or meron silang curries, kagaya ng kulma, beef kulma ng mga tausug, which is like the curry in Indonesia. Tapos meron, mahilig sila sa manghang sa south. Marami silang spices, mahilig sila sa turmeric. Tapos meron silang kalata, which is like a spicy condiment. Tinahalo nila yun sa pagkain. Tapos aside from that, nasa lamesa na nila yun. Parang soko, parang toyo or suka nila na nasa lamesa. Sa usawan siya or kinakain with anything. Kahit sa plain rice with palapa, kinakain nila. And they have a lot of coconut. And then aside from using coconut milk, they burn also the coconut meat. And then they use it to cook dishes like chicken pianggang. Uh-uh. Ayan. Ganyan yung mga... Yun ang sarap! ...classification sa akin ng Luzon, Visayas, sa Mindanao. Chef Angelo, Chef Angelo, ini-stock ko na ikaw, no? Kasi po, sabi niyo, nagbebenta din kayo ng mga ano, kakanin. Saan po pwede mag-order? Wala ako dito kung saan pwede mag-order. Ano, but you know, it's... The brand is called Minatamis.com. Minatamis.com. Okay. Oo, so mag-order po kayo. Kami kasi favorite din niya ng asawa ko, mga kakanin. Pero po, kayo po, you are so blessed because you were able to do all of this, no? And ako, personally, I have only gone to Pampangas. May Pampanga food trip eh. Yun kay Poch Horolan. No, yun sa Everybody's Cafe. So siya yung siya yung nag-organize. Tapos dito sa Manila, meron din sa Chinatown, no, na parang food trip. Pero those are the only two food trips I know of na talagang parang siya organized. Meron pa po bang iba na mga pwedeng puntahan, like or do you just organize it yourself or paano po ba yun? Ako, when I did the cookbook, I had asked si Secretary Berna, Secretary Berna, I want to learn about the food, for example, in Tawi. Is there anyone? Can the LGU connect me with people? So I guess you can do that also. Or, for example, Samar is promoting it. They have a food tour. Are. Yeah. Okay. Actually, I was supposed to do a food tour also, but then COVID happened. You wait for that. I'm from Palawan
And Palawan is also rich in food, no? In culinary cuisine. So, chef, ha, pag gagawa ka ng Palawan, imbitahin mo ako, ha? Para... You know what? In Palawan, they have really good Vietnamese food. Kasi a lot of people... Yes, yes. Oh, yes. Ang kwento princesa. Yeah, sobrang but... sarap ng banh mi. Yes, oh, yes, I agree. Yes. Pero medyo nawawala na po sila ngayon kasi ang dami na pong nagpunta sa Amerika. So medyo nawawala na sila pero naandoon pa rin po yung mga you know yung mga iba na mainstay na mga local restaurants. So the yung Interberry na, no? Oo, ganun. It's okay no? Kasi sa Palawan merong lamayo na sobrang sarap rin. Favorite yung lamayo. Lamayo, oo. Ako naman ang natikman ko po yung tilamok. Yung woodworm. Ay, oh, natikman ko na rin yun po. It's actually good. it's a rich region for research po. Yeah. Ayan po. So talking about being proud po no yung ating mga local recipes and yung heirloom recipes po natin na ngayon siguro nagkakaroon ng ano po ba first wave po ba ito ng pagkasikat o yung pag-share na po natin kasi talagang familiar lang naman po na ipapasa po yung mga recipes, di ba? Tama ho. I think dahil din ngayon, ang mga one of the food trends is yung marami din pong sumisikat na foreign food trends. Yung mga samyupsal, mga milk tea, at iba pa pong mga mga nadadala po dito. Ano po sa tingin po ninyo yung epekto naman ito in terms of our food culture as a Filipino? Does this compete with them? Or okay lang po ba yung ano... na pumasok ito para mas maging rich po yung ating kultura? Well, for me, the common theme nga, especially now, the common trend now is inclusivity. Diba? So why not include all these to come up with a very vibrant food industry? I mean, ako, I don't mind learning about samgyupsal or tasting other Korean dishes as long as we don't forget our own food pa rin naman. In the same way that the Koreans are learning about their own food. So, give and take, diba? We're appreciating each other's cuisine. But, ang masasuggest ko lang is, apart from appreciating the cuisine abroad, let's appreciate and acknowledge our food here also. Kasi yun nga, like what I've been promoting, it's not just about adobo and sinigang here in the Philippines. We have so much more. We keep saying na, our cuisine is very diverse, it's very multifaceted, pero napaka-limited naman alam natin. So, yun, along with tourism, let's learn about our food here in Luzon, Visayas, Mindanao, and then, let's embrace it because only then can we really promote it sincerely. Amen. Very well said. Thanks, Chef Comsti. So, additional question po. Ano naman po kaya yung mga initiatives ng local chefs at food service industry to support po itong ating food, itong Filipino cuisine po? Oh, right now we have a lot of chefs promoting it via different forms. For example, cookbooks. A lot of them are doing cookbooks. We have chefs also promoting Filipino food online, doing cooking demos, doing classes, giving talks. Me, I work closely with Margarita Forrest before. We do a lot of Filipino talks abroad also, which helps broaden the awareness when it comes to Filipino cuisine. Now, in the restaurant front, naman, we have young chefs promoting Filipino cuisine, like Jordi Navarra, we have Hapag, we have Linamnam. So all these restaurants, what they do naman is they kind of modernize Filipino cuisine. So they incorporate the techniques that they learned, and at the same time, they use different kinds of ingredients so that the people would appreciate Filipino cuisine in a different light, which is good. And thank you very much, Chef Comsti. I think yung ngayong inaano nyo na malaking bagay pala yung ating mga local... Masabi parang yung influencer cuisine, yung influencer culture po sa atin, no? Ang laki pala po ng ng mga local chefs in terms of promoting, you know, yung adlai, promoting this, elevating the, I think din naman yung Ensemada nung, 'di ba, yung nag may mga restaurant na inadapt na po ito na ginawa nilang different versions, so na-elevate po yung cuisine, and definitely meron din pong lugar yung ating mga
yung mga, even yung mga may mga heirloom recipes, to share it. I think, you know, wala naman po, I think, meron po bang mga ayaw mag-share or bilang Pilipino, di ba mahilig? Marami din sila. When I was doing my cookbook, I got turned down a couple of times, you know. Talaga? ano po yung madalas na rason po nila? Parang bakit po, nahihirapan din po ba sila? Siguro, natatakot sila na baka gawin ko siyang business. Oo, tama. Sila, yun. Yeah. Pero chef, yung isang naobserbahan ko, nabanggit ko to kanina, no? Katulad ng Adlai Rice, pagka dumaan na sa isang chef kasi, parang nagkakaroon siya ng ano, yung higher value, like kunyari yung pulang bigas, no? Yung red rice. Actually, lumaki ako sa probinsya, sa Pangasinan, na yung nanay ko gumagamit din noon pagka nag-harvest dun sa aming bukid, dalawang gagawin niya, ipapamil niya sa magiging puti na rice. Tapos yung binabayo yon. So niluluto niya yon, no? So parang sa akin normal yon na pagkain sa amin. Pero nung pagdating ko sa Manila, ang mahal pala. Kaya parang sabi ko siguro yung mga chefs kasi parang nagiging social yung isang produkto eh. Paano kaya yun? Ano ang maitutulong nyo para yung hindi magkaroon ng ganitong notion? Ako, I don't think naman nagiging mataas yung price because of the chefs. The chefs are there, I think, to promote awareness about these products and then also to show them how you can cook it at home or how you can prepare it. I think nagiging mataas yung price because konti lang yung farmers na gumagawa nun. Kasi ini-introduce mo pa lang. For example, yung Adlai, when it started, alam ko konti lang yung gumagawa nun. Kaya siya nagiging mahal kasi nagiging premium commodity siya. Okay. Gumagawa ka ng demand dito in Manila among the chefs, pero konti lang naman ang supply from the province. So, kaya na lang taasan yung price na. But if more people would eat Adlai, more farmers would then sell, but nagiging pantay yung price niya. Chain reaction siya. Oo, di ba? Yeah. Chain reaction siya. Tsaka yung sabi nga ni Secretary ay dapat makontrol yung sa mga middlemen. Ano? So, dahil nga kukonte, so they take advantage of it, nagiging premium product siya. Yeah. Tapos binipinta nila, no? And then sa restaurants, nagla-lunch siya doon, mas mahal siya, no? But actually, chef, ano, malaki ang aming, of course, ako coming from the hotel and restaurant department, malaki ang respeto ko sa mga chefs, no? Kasi, syempre, tinuturo namin yung, kung anong ginagawa ninyo ay tinuturo namin sa mga estudyante namin. So, maraming salamat talaga at ang dami-daming tawag nito, natutunan namin sa iyo. In fact, may itatanong pa si Ma'am Blanca eh, sa iyo, chef. Yes, chef. Kasi parang when you're talking about local, yung use ng local sources natin or local ingredients. So parang pumapasok po kasi doon yung issue ng sustainability din. So aside from yung paggamit po ng mga local ingredients at pag-promote ng ating regional food systems, ano pa po kaya yung mga ginagawa po ng ating mga chefs katulad nyo to promote sustainability, like yung pagbawas po ng food waste, tapos pagluluto ng mga healthier foods. So may mga initiatives din po ba ngayon ang grupo nyo towards sustainability or food sustainability? Yeah, big part dyan yung food waste now. Yeah. That's why even chefs, mas gusto nga nila yung challenge na ganyan kasi the chefs, they wanna think out of the box. So, pag sinabi ng food waste, huwag natin itapon yung mga skin ng carrot, di ba? Usually, tinatapon lang yan. So, mga ginagawa ng mga chefs ngayon, ginagamit nila lahat ng parts ng produce para paggawa ng stock or they become more imaginative by dehydrating it and then turning it into powder. Or if not, if wala talagang paraan, ginagamit nila as compost. So, that's one way of eliminating food waste. And then the same goes with meats. People now are more creative when it comes to using pork parts, di ba?
we cook a lot of innards, we cook a lot of trotters, mga paa. Usually, mga tinatapon na lang kasi walang buong bilhin, hindi ginagamit. Ayan, ngayon mas lang sa challenge ulit yung mga chefs na gamitin kaya natin po para tikman natin kung anong kakalabasan. Or chefs now are becoming more great, especially the young ones kasi they have all these mga modern techniques and equipment na ginagamit. Nakakatuwa. Nako, nako, chef, maraming salamat ha. At twice na pinaunlakan mo kami sa interview na ito. Maraming salamat din kay Secretary Berna earlier on na nag-join sa atin sa inyong pagbibigay ng panahon upang ibahagi ang inyong kaalaman at karanasan. Kulang pa, no? Madami pa kaming matututunan sa iyo. Siguro maghahanap tayo ng iba pang panahon. At may promise naman si Secretary Berna na tayo ay magkakaroon ng location. Oo. Ano to? On location din, Shirley, yes, yung next episodes natin. Oo nga! Pwede ba sa ano? Sa Batanes o sa Palau? Go na, go po dyan. Chef Angelo, bago ka umalis, ano ulit ang website ng pag-order? Minatamis.com. Ano po? www.minatamis.com. Minatamis. Minatamis. Huwag yung kalilimutan. Ako, paborito ko sa pinsapin. Yeah. Susulat ko na. We don't do also shortcut. Kasi alam ko yung iba gumagawa ng shortcut ay ang lalagay ng mga floor para mag-faken kami. Paggawa ng latte kasi ilang oras talaga maghalo para maging... Oh my God! Talaga! Old style. Authentic, ha? Authentic yan, chef. Meron ka bang gustong panghuling sasabihin sa ating mga manunood? Well, food kasi, especially sa Filipinos, parang feeling ko ang food sa atin is parang our love language. Diba? Pag nag-welcome tayo ng mga banyaga o mga kaibigan sa bahay, parating all out ang lamesa, naka-lahat ng chinaware, nilalabas. Filipino hospitality. Then, di ba? Yeah, it's our love language. So, let's show this love to our cuisine also. Mahalin natin ang sariling atin. I-extend natin doon yung pagmamahal natin sa pagkain. Very good. Chef, magtuturo ako ng food and culture next SEM. Iimbitahan kita, ha? Ay, po. Kami, ma'am. O, yan, ganun din sila. Magluto tayo, ma'am. Kasi ayun, ako maraming salamat at ako I feel honored na napaunlakan mo kami. Babanggitin ko to sa mga faculty namin sa department na na-interview ka namin. So, salamat. Maraming salamat. anytime. Very happy kami ni Secretary Berna na may mga platform tayo na ganito to promote Filipino cuisine. Chef, ano to? Lalabas to sa TVUP. Gagamiting learning resources to ng mga estudyante natin. Ano? So, kumbaga institutionalized ito at sa DGTV ng digital TV ng UP din. So maraming salamat ulit. Thank you. Maraming salamat, Dr. Blanca, Professor Lucci, and Professor Aaron sa pagsama sa akin sa napaka-interesanting talakayan na ito. So ate po, na pag-usapan po muli, no, ang ating mga food trends sa ating bansa, no, yung mga different na pagbabago dahil nga po sa pandemya, paglalong pagtaas ng ating pagkakilanlan sa ating food cuisine, sa ating sariling atin, at ang mga different variations po sa bawat region, no, from Luzon, Visayas, and Mindanao. And lastly, napag-usapan naman po natin kung ano po yung mga ginagawa na ating mga local chefs para po maitaguyod yung ating Filipino food culture. So maraming salamat po sa ating lahat ng speakers at abangan po ang susunod na episodes ng Food Trip kung saan ating pa pong mas tatalakayin at ibang praktikal na gabay upang masiguro ang kalusugan at nutrisyon ng ating sarili, pamilya at lipunan. So paalam po sa ating lahat at magkaroon po tayo ng malusog at masustansyang araw. Maraming salamat po. Paalam. Maraming salamat. Paalam. Thank you.